yun ang possible na gagawin nyo pa rin sa playoffs. At nakita nga natin, malakas naman talaga yung OG. Pero big shoutout sa ating tropa watching from Ireland. Slave. Ganda naman ang pangalan mo, boss. Ayun. Shoutout din daw kay Christian Cardines. Bago kami mag-Skype Lakes isang linggo, sabi ni JM, yun lang. Talo ba yan sa ano, boss, sa parlay? Bet responsibly lang. Pero naku, hindi ko talaga nakikita na mapapahirapan yung pantoma sa asin sa leaning stage. Katapat mo, merano dyan ka pangulier. Okay, magic stick ka lang, tapos threads, boy ka na sa lane. Pero naku, ito naman, paboritong item ni Saxa. Tingin ko mababawasan pa yata ang pangalan yan? Blood Grenade kaya yan eh. Mapapatch pa yung Blood Grenade dahil kay Saxa. Ganda nga siguro hindi kagana yung position 4 star ganyan kung hindi pinatch yung nai-stack yung Blood Grenade. Di ba nung unang patch, hindi naman nai-stack yan eh. Dito sa 7.33B, doon na patch, pwede na siyang stack. So, eto Tundra eh, naghahanap sila ng mapapatay. Pero medyo nagigreedyhan lang ako ng onte dito sa draft ng Tundra. Kasi nga Alchemist PA, parehas magpa-farm eh. Pero siguro gagawin ni Nine dito yung panay-spam ng Unstable Concoction, di ba? Gank ng gank. Matik yan. Ayun naman yung kailangan niya talaga na gawing playstyle kung ayaw niya magkagawan sila ng farm. Tapos gumala sila ng Doom. Maganda naman dito. Para sa active yung dalawa niyong support eh. Rubik naman yan, tsaka Batrider. But same goes for Fizzgill GD. Para sa din naman active yung dalawa nilang support. Medyo naglalak nga lang sila ng disable, di ba? Parang ang pinaka-reliable na disable nila dito na madali talaga. I mean, i-click mo na lang sa hero with the electric vortex plus that net na meron yung Naga Siren. Pero dito sa mid lane, Alchemist versus Storm Spirit, sa tingin mo ba mapapahirapan na itong Storm or ni nothing to say itong mid lane Alke pag early pa, pag low level pa, hindi. Okay, sige. Makikita naman natin yan. Pero bottom lane dito, Zil, kailangan nyo muna mong tumakbo kasi medyo masakit nga yung harassments dito ng dalawang support. Ito talaga yung ginagawa ng Tundra, no? Sa baba muna, si Saxa. Try lane muna sila, kukuha silang first blood, tapos doon pa siya lilipat sa off lane. Pero mukhang ganda rin yung kagawin ng Pestial GD. Try laning itong si 33, but mukhang hindi naman nila makukuha yan since wala silang disable, hindi magiging ganun kadali yung kill nila. Mm-mm. Wala na po si Ana, matagal na sa OG. Yon. So, dito sa top lane, si 33, nagiging maingat lang talaga muna siya eh, kasi mag-isa siya eh. Pero, siguro hindi naman ganun kasakit yung harassment na itong isang Naga Siren and Ancient Apparition sa isang Doom. So, goods lang. Pero ito talaga, gustong-gusto nila patayin si Zil. Shield Crush, level 1 pa din kasi si Zil kasi nga nasa-zone out na itong dalawang support ng Tundra. Hindi nakakapag-leach ng XP and with PA. Tignan mo naman ginagawa ng PA, oh. Kinokontrol niya talaga yung creeps. Kaya maganda naman yung nangyayari dyan sa laning stage. Tignan mo, sige. Hindi niya inahayaan mapunta ng Tori para makapag-leach. Ako, solid mag-first blood dito. And that first blood is brought to us by 747. Mga sarang ating number 1 gaming sportsbook in the Philippines. Fastest cash in. Hindi ko na lang alam sa cash out ko, mananalo ba kayo. Pero mabilis pa rin mag-cash out, ha? Mabilis pa rin mag-cash out if ever mananalo kayo. Kung may maka-cash out. Grabe ka naman. Maraming mga bet lords dyan nanonood, no? Sige. Oh. Siyempre, huwag na magkakalimutan bet responsibility. Kung may katanungan kayo, PM nyo lang yung coin experience. Yan. At after getting the first blood, syempre, ito na naman ang gagawin ng Tundra. Lipat na agad sa taas si Saxa to help out 33 sa lane. Si Wani, palumpaluto si Cardi. Wala. Pero, naku, ito na nga. Bak, ubod-agad ang ano mo. Oh, pero gagawin ni Yelo si Saxa. Well, makakatakbo ba? Okay. Basta ng bahagya. Pero Shiro, kailangan niya mo tumakbo kasi medyo mababa. Sinusunog neto ni 33 using that Scorched Earth. Dun. Pero, sa baba si Skitter. Ganda. Ganda ng laning ni Skitter dito. Sobrang laking tulong yung pagpunta. Pero naku po, mamamatay nga lang si 33. Akala ko si Pla pa yung makakapatay. But speaking of makakapatay, may bawi naman yung
PSG LGD. Actually, dalawa yung makakuha ng PSG LGD dito. At hindi talaga totally bawa yun dahil lamang na talaga yung PSG LGD dahil sa nangyari across the map na nakuha nila yung offlane. Pero ito, isa pa. Saksa. Papatayin pa daw itong isang makulit na support. Pero Saksa, magpapop naman siya ng Firefly dito at susunugin yung yellow. Why you smile? Goodbye. Saksa ang makakakuha. Pero okay lang, wala kaming pakialam. Nakuha naman namin dalawang core dito sa may side ng Tundra. Buhay na kami dun. So laki pa ni Storm Spirit dito, yung Alchemist. Good thing na-outlane nyo yung Alchemist dun. And I think some miscalculation para din kay Nine. Kasi kinulit niya po yung Storm Spirit eh. Kaya medyo nag-backfire lang. Ayan. So mid lane, ayan, nakikita mo. Laging sinaspam lang ni Nine itong unstable concussion. Sakit din, no? Tinan mo, sinusunog ng acid spray lang si Storm. Pero 33 and Saksa, gustong-gusto talaga nila patayin si Shiro dito. Tinan mo, dumadive silang Tore. Nagpakita kasi sa mid yung Asian Apparition eh. Kaya naman napag-desisyonan dito ng Tundra o nila 33 sa may top na why not dive natin to. Wala naman itong magagawa eh. Ang tanong, mananalo ka ba nang hindi ito mayo? Ang galing ah, ganda lang talaga ito. Pwede ka mag-cashup, hindi ka nanalo. Parang sinabi mo na ano ah. Pwede ba ako may masala ilalim ng tubig? Huwag ka magalit. Ba't ka galit? Hindi na galit. Hindi ba? Okay, sige. Sige, pero ito. Itong gusto ko. Palag-palag. Walang sobrang lamang sa lane. Pero ito magiging yellow na naman si Saksa dito. Shiro needs to run away. But he is still healthy. Pero ito nga ang mabibigyan muna si Zil sa may baba. Killed by Skitter. Gusto mo ba mag-analyst? Ah, sige. Sige. Si Sir Mike gusto mag-play-by-play. Di pag-play-by-play. Ano, napapansin ko, nakakatop na kata. Gusto ko dumaldal ng dumaldal. Oo, di. Dumaldal ka na. Ayan, kasi parang maraming clash yung mangyayari dito. Nagki-kick in na yung energy drink na ininom ko kanina. Ayun lang. Di ko na mapigilan. Pero ito, sinusunog, pinaparamdam kay Shiro. Nararamdaman namin dito sa studios. And yun, makakaligtas naman si kuya mo. Yun! Sinusunog siya eh. Bakit? Sinusunog ka ba nga dito? Scorched Earth. Yung buong Pilipinas naman, hindi scorch earth ngayon, lalo na pag tanghaling tapat. Pero totoo naman, sobrang init ngayon. Di ko nga alam bakit. Sobrang init na ngayon. Hotdog si 2000. Hindi, ano kasi, tawag dito. Ano? Hot kasi. Ang dami alam. The arrow setup, cook. Nakuha, kagat pa yung cold feet. Ayun yung gusto ko, pinapalamig. Yung 33, mamamatay ng malamig. Gusto ko yan. Yun, pero maganda ang pagtipin ng Mirana doon para palugiin itong top lane ng Tundra. Kaso dapat hindi nila mapapabayaan si Skitter kasi ang nangyari kanina si Skitter, nung once na pabayaan nila si Skitter, di ba siya yung di kayang patayin. Lalo na ngayon PA yan, blink in lang ng blink in yan mamaya pag mabilis yung item timing yan. Fuzzy-wuzzy goes crazy. Yun ang yara dun kay Ursa ng game number 1. Pero this time naman, game number 2, tingin ko magbabattle query pa rin naman. Yung battle query yung PA, since ang kalaban niya ay Naga Siren na yan. Pabili niya na yung Cornucopia. Ay, ang paborito kong item ngayon. Ang ganda sa, ang ganda sa tenga. Tsaka yung Diadem. Ano? Tsaka yung Diadem. Ano ba? Pronounce mo din yung mga bagong, items. Luxury. Fabius. Diba? May parang sarili kang pronunciation. Sa akin sinusunog. Ay, hindi pala sinusunog. Pinapaliguan pala. Tinatanggal yung apoy. Oh, masyado ka nagkakalat ng apoy. Pero maganda. Maganda yung rotations ng LGD dito. Pero speaking of rotation, parang ganun din ata gagawin ng Tundra. Oo, at ito lang nga. Kasi parang shut up niya dito si 33. At yun, shut up ka muna. Balik ka sa base. Kakabalik lang yun. Ay, doon. Laka, bugbog mo, Blaine, ng third ng Tundra. Bugbog nga. Pero ito yung kailangan din lang bugbogin si Skitter. Parang kasi si Skitter kanina pa ito nang bubugbog sa bottom lane. Pero the good thing is, pareha lang sila ng farm. Pareha lang sila ng farm ng Naga Siren. Oo, pero grabe naman yung ginagawa ni Panlasang Pinoy dun. Sinusunod yung courier dito kay Zil. And Zil, mukhang delikado ko si kuya mo at hindi pa umabot yung shield crash. That's another kill for PA. And ako, Nine, binato na naman ng bato. Bati mo ng tinapay. Andi naman na. Pero sakit ng acid spray lo. Masakit nga, kanina pa niya ginagawa yan eh. Maxed out yung acid spray and unstable concoction. And see, nothing to say dito, bumababa yung buhay sa ganung combo lang.
Naku, parang pag may isa pong support doon, sabihin mong Rubik, mamamatay at mamamatay yung Storm Spirit. Pero wait lang, nakakuha ko ng Enduron, syempre magro-rotate ako. Hindi ko naman nahayaan na to. Ay, inalis niya agad yung Enduron. Regen. Ginamit niya agad yung bote. Okay lang naman, since di niya naman magagamit later on yun. And yun, nakarandam sa Saksa. O, nakita niya agad si Spirit sa Lambition doon sa bandang Metal Threat. Nakita niya agad yung Storm. Pero ang ginagawa ni Alchemist dito is just farming. Ano yung item? Ano yung first item niya? Hindi ko makita Alchemist. Wala pa eh. Dalawang ano lang eh. Gauntlet of Strength pa lang item niya. Hindi ko mag-armlet yun eh. Armlet? Pwede lang. Magsangat pa lang. May apparition. Kung magre-regens, ay oo, pangit. May apa. Pero kung magre-regens kasi siya, medyo passive siya pag ganun. Hindi, ano? Meteor Hammer. Pwede. Meteor Hammer. Kasi kailangan din nila ng pang-push dito eh. Although they have the PA, the Desolator Builder din naman yan. Pero I think much better na kumuha din nga siya ng Meteor Hammer since mid lane naman siya. Kailangan niyang gumalaw ng gumalaw. At sabayan itong Storm Spirit ng LGD na kahit saan na lang napupunta. Yes. Hindi, wala rin naman kasing ano dito eh. Wala rin naman kasing pang-push yung Tundra sa early game. Pero hindi. Ba't ako mga ganong Meteor Hammer, Sir Mike, ito? Dagger. Biblinkinan ko, tapos babatuyin ko ng unstable concoction yung mabiblinkinan ko, di ba? Easy kill. Yung mga kakampi ko yung bahala na magbigay ng damage. Meron naman kami yung feed mode from afar. And yung PA, pwede naman din kumakampi sa malaki ng defense sa kanya. Grabe, ganun pala yung pang fire mode. May nalaman na naman. May gagamitin na naman sa MMR si Sir Mike. Yun lang. Hindi nga makapag-dota eh. Bakit kakadota mo lang kanina? Makikita kita, nagdodota. Ah, nagme-mirror ka pala. Mirror lang. Okay. Easy ka lang nga ito. Mirror is type. Ito, papatayin. Pero yung chunks, nalipad ka nagtatagaw dyan, kaibigan. Pero mapasok naman si natin kasi electric boarding dito kay Nine. At mukhang mapapaganda pa nga yata yung trade-off na mangyari sa may side ng PSGL GD. We'll take that anytime, anywhere, everyday. Yan. Yan to yung gusto nga ginagawa ni Zeal. So, masama na lang siya sa mga kakampi niya. Kasi alam niya, mahihirapan na siya magipag-lane up against sa PA na medyo out-leveled na din kasi siya. Kasi nga, nasi-zone out siya na itong mga supports na itong Tundra. So, much better. Level 6 na din naman si Pangolier. So, pwedeng-pwede lang siyang sumama dito. And that was a really good trade for PSG LGD. Support para sa isang mid lane. Baka alam mo, pa-basic-basic lang kami dito, sabi ni natin kasi. Pero what's out watching from Kentucky, watching from Kentucky kay Sir Kiyatagi. Magandang ano ba dyan, umaga, gabi, tanghali, hapon, basta maganda dyan. Bakit nakapunta ka na? Hindi pa, masarap lang Kentucky Fried Chicken. Ibang Kentucky pala yung iniisip na ito eh. Pero tingnan mo naman, no, yung game natin, Sir Mike, level lang 5-6. Less than one A gold leader. Rubik daw, naku, nakita. At malilip naman ng Rubik dito. Yung Storm Spirit, but still, Storm Spirit naghahabol. Kaya yun lang. Hindi nakakaya. Kulang na yung mana daw nila. Kasi pang day pa, this na rin si Saksa. May last of burst ng badalay. Storm Spirit, makakapag-zip out. Yun, nakapag-zip out in time. Hindi naman nakaabot with that unstable concoction na pwede niya sana iba to kay Storm Spirit. And sabi ng PSLGD, buti na lang. Nakaligtas yung mid natin. Kung hindi, pahiya tayo din. Tayo na to, tayo mabibigyan. Pero ito, Shiro, may doom na nga. Bigay mo na. Oy, sino ito to? Yun, nakita yung to doon. Nagawa dito na skill ni Panlasang Pinoy. And with this doom, wala naman talaga magagawa si Shiro. Kung hindi, mamatay at tanggapin ang kanyang death. Na dinayan pa ng Tore. Yun lang. Nag-gumank yung nga LGD sa baba, pero wala pa silang nakuha. At nagkamali din kasi si Apa doon eh. Hindi niya nabitaw agad yung kanyang ultimate. Ang layo. Ang layo ng ulti niya dito sa PA. Well, na kaya... Ayan, tingnan mo. Ay, hindi. Kala ko. Ayun, ang galing ng pambabit. Ayun, yung W33. Oh, wait lang. Sabi dito ni Spanlasang Pinoy, hindi yan yung totoo nandito. Oh, agawan ko na skill para mapatunayan sa'yo. At yun. Diba? Napatay nila si Naga Siren. At syempre, uy, bago lahat, quick shoutout kay Boss Jerome. Wala eh, sabi niya, ba't mo kasi yung kinukontra eh? Hindi na sana yun eh. Madudum ko na sana illusion eh. That's the play. Oh, pero yun. Ayun ang gusto ko. Babatuyin ka ng Ice Blast sa malamig na, ano, na lugar. Patayan. Patay? Sure ka? Para ka nag-Ice Bucket Challenge sa Berlin. Tingin ko buhay yan eh. Ayun, ito ang patay! Ito ang patay! Patay, oh. Kinotongan ng gangster sa pundo. Pero wala nang din naman talaga magagawa si Siljan.
Kaya nga kanina, much better talaga na mabilis lang naman yung cooldown ng Rolling Thunder eh. Humanap lang sila ng humanap ng papatayin, lalo na itong PA. Kailangan nilang ma-delay yung farm ng PA dito at makapag-make space sila sa Naga. Kasi sa ngayon, tingnan mo naman si Alchemist eh, medyo payaman na. Actually, yung tatlong heroes pala ng Tundra dito, PA, free farm. Tapos yung Alchemist, obviously, mabilis mag-farm. Pati yung Doom, may devour eh. So, pare-parehas lang sila. Pag ida-drag pa to sa late game, kung makipag-farman din yung LGT dito, late game, lugi talaga sila. Oo, pero tignan mo naman. Naku, space baka mo kay Naga Siren, bigyan na 10 keyboard yan. Radiant's bottom tower is under attack. Maraming space doon. May A to Z pa. May numbers pa. Siyempre. Pero, MLS, at yun, baka mamamatay naman si Shiro. Sneaking, panlasang Pinoy ang makukuha nila trick. Pero wait lang, nakita rin si Alchemist. Tatamaan ng issue na pa-plot sa 2-9. What are you doing, my friend? Ayun lang. Sira yung e-board. Yun ang naging mali ni 9 doon. Tsaka saktong-sakto din kasi na nakita siya ng ulti neto ni Apparition. So, again and again, parang bumabawi naman yung LGD. Siguro kung hindi Alke Doom to, lawang talaga yung LGD sa gold lead. Kaso dalawa silang may pampabilis ng pagpa-farm dito sa Tundra eh. Kaya siguro sila yung may 2K gold lead dito. Pero, hindi pa rin nila nahahanap tong PA. Si Skeeter dito alam niya na hindi siya pwedeng magpakita kasi yung LGD lagi nang naghahanap ng mapapatay. Tingin ko naman, hindi naman dahil sa may Doom at Alchemist sila. Dahil siguro sobrang hirap lang doon ang panggol yun. Pero kung break away dito, nakapata naman yung Ice Blast. Pero baka mamatay na agad si Wayo Smile. Mapapatanong ka talaga, bakit ka nakangiti? Lagi nakangiti yan sana si... Ay, ewan ko. Nung TI run ng Tundra, after din ng TI run nila, lagi siya nakangiti. Ngayon, lately nakikita ko nakasimangal sila. Sino ba? Si Snaking. Ah, si Snaking. Siyempre siguro eh, hindi masyadong maganda yung nangyayari sa kanila eh. Oo, pero naku, yun, nabate, sneaking. Hindi nga maganda yung nangyayari sa kanya doon. Nakakumbuan na ng ganun-ganun. Pero still, I think Tundra, sa side nila, may onting lugi nga talaga kasi laging namamatay itong mga heroes or their support, especially this Rubik. Pero tingin ko yung PA naman, pre-farm naman eh. At mamaya, once na magkaroon to ng Desolator, pwedeng-pwede na to. BKB, Deso, pwede na siyang pumalag, pwede lang ma-burst down ito. Kasi si Naga Siren, kasi kaya naman lang patayin si Naga Siren eh. Ang problema lang siguro is merong song. Kakantahan lang. Kapag wish 107 ka talaga, tulog ka talaga. Tapos maganda yun, di ba? Autonet. Pag nakantaan ka. Pero naku, si Panda Bansasin mukhang alam niya na yung pwede mangyari ng LD. Going for this blocking bar, BKB. Para makalaban natin din sa makontrol ng control ng hero pa dito ng PSL dito. Pero itang si Saksa ginagaw dito. Dala natin si Tinga Electric Vortex. Bumers pa nila agad. Or makakapaglaso pa na. Kapaglaso pa nga. Tutuloy pa nga. But still, umamatay pa rin naman si Saksa. Kaso nandito na si Nine. Together with panlasang Pinoy Staking. May center din dyan. Kaya di ka makakapag-MLS. Kahit magbitaw ka ng MLS. Pero wala naman ng disable yung Tundra doon. Wala kasing damage si Nine eh. Yes, at ito yung damage. Uy, Zin, gusto ko lang. Ginawa mo, parang di ka nag-grade ito ah. Nakapag-blink out naman. Pero yun nga ang problema nakita natin na nung pagba... maganda na sana eh. Walang mana si Nothing to Say. Pero sobrang bagal pa mag-hit nito ni Alchemist at wala siyang damage sa isang storm. So, hindi na kailangan mag-MLS eh. Boy naman ni. Eh. Oo, tingnan ito yung gusto kong ano. Itanong din sa men. Sino lamang sa draft mga boss? Yung walang bias kung saan kayo nakataya. Yeah. Ako, hindi naman ako nagsusugal. Yes. So, hindi ako nakataya dito. Grabe ah. Ganda rin ah. Ba't ka tumatawa? Hindi naman ako talaga nakataya eh. Pero kung draft wise, mas gusto ko yung draft ng Tundra. Kaya nga ng Tundra ako. Pero, oo, yeah. Kaya ka Tundra kasi mapapatay yung Tundra. Speaking of Dag Heist. Zero. Mukhang masi-zero muna siya doon sa kanilang base. Pero yes, you were saying. Yun nga, mas gusto ko yung draft ng Tundra pag late game. And I think, judging by how Tundra plays, kaya naman nila eh, pag madrag to sa late game, kaya nga yung LGD dito eh, kailangan nilang gumalaw-galaw na. Kasi kailangan nilang huntingin yung PA, pero kanina pa to. Kanina pa tong PA na to, hindi talaga nahahanap eh. And ito pa yung maganda sa inyo. Ito mga sinabi ni Boss Sidacid. Tundra, late. Sakit niyan sa shard. Tama. Ako, wait lang.
may nahuhuli ka naman dito. Ayun, ice bucket challenge para kay Nine. Lamig niyan. Gawa pa ng Toro dito yung PSG, LGD, and ako, Tundra. May magagawa ba sila? 36 seconds para sa kanilang Alchemist and I think Three Tower or PSG, LGD. May double damage yung Storm Spirit. Pwede mag-zip in anytime. Kaso, hindi mo na daw. May vision kami. Kitang-kita namin yung PA. Kitang-kita rin namin sa panlasang Pinoy na silent na net. May arrow setup na rin at yun. Easy kill na naman for the side of PSG, LGD. Walang kahirap-hirap. Hindi man na kami pinagpawisan. Pero tayo ang pinagpapawisan dito. Kaso, PSG, LGD. Si Shiro kasi sumasama na din eh. Alam niya din kasi na kahit Naga Siren siya, enough din naman yung items niya with that Manta and the Orchid para i-burst down itong heroes ng Tundra. Kasi sa ngayon, hindi pa rin talaga makakapag-clash yung Tundra. Bali, alam ng LGD kung kailan yung timing or yung power spike ng Tundra dito, which is not yet. Sa ngayon, kasi nakita naman natin yung damage ni Alchemist kanina, hindi enough to kill somebody. So alam nila na once na sumama si Naga Siren, kayang-kaya nilang pumatay. Lalo na meron silang ganitong setup, net arrow. Yes, at yung Phantom Assassin kumanta si Shiro. At hindi niya naman papakinggan yung kakanta ni Shiro dahil may BKB ako eh. May headphones ako. Hindi ko maririnig yung imong kanta. Pero to, napansin ko lang si 9LV going for Pipe of Insight. Bakit sa tingin mo? Si Nine. Alchemist, Pipe of Insight. I think additional na din magic resistance for his team. Maganda din naman, lalo na yung mga kalaban mo, Storm Spirit, diba? Apa, bursting of Storm Spirit! Oh, another kill! Rapsy Doodles! Sneaking! Ano? Is in the bag. Pero si Snaking lagi yung napapatay dito ng Tundra eh. Sabagay, siya din naman kasi yung pinakamadaling patayin dito. Lalo na eh, wala pa silang pampigil dito sa isang Storm Spirit na si 33. Panay ang farm din. Oo, pero uy, isi ka lang boss, Rosha dyan. Para malo ka, isi ka lang. Napangitatama din siya, napangiti siya. Kala niya siguro, ano, hero. Kasi yun eh, umiikot eh. Wala rin naman sila vision sa top. Kala niya hero. Okay guys, joke na pala, Roshan pala. Nakalimutan ko yun, lumilipat na nga pala yung Roshan. Okay, pero... Pipe, ano to? Parang papunta na lang siya sa utility build mid. Oo. Ayun nga yata, katulad ganun, din na nabanggit ni Boss Jondel, nag-team item yata yung Alki. Yes. And sa minapasearch nga, nga no, kahawig ni Panlasang Pinoy. Yun, nag-wish lang si Saksa. I wish that we can 2-0 PSG LGD so the caster of the pod can take a break. English pokening dialogue. Pero nagro-Russian na yung Tundra dito, Sir Mike. At may plano, pwede. Wala nga lang song. Yun lang ang problema dito. Ako na lang yung kakanta. Akala ko nagro-Russian. Magsismoke pala. Fake rush lang muna. Papatay muna bago mag-Russian. Much better naman talaga yan kasi up naman lahat ng ultimates nila. And I think this time kayang-kaya nila i-burst down ang isang Storm Spirit, ang Pangolier, as long as walang pang-save na Song of the Siren. Oo, at saka yun din na mga padelikado since wala naman nagpapakita sa mapa kanina. Nung nag-go sila sa Roshan, sabi nila, okay, nakakaramdam si Pantasang Piroy, ang Kinol. Smoke tayo. Hindi pwedeng makakulong tayo dito ng PSG LGD. Sobrang pabor sa kanila yung pwesto na to since ayun nga, anytime pwede mag-in o mag-cooldown yung Song Plus, yung Ancient Apa Blast, yung Rolling Thunder, pabor na pabor sa ganong pwestuhan. Diba? Again mga sir, 25 minutes, 7 seconds para mag 22, 9:13 yung ating score and yung network, pwede pa lumipat yan. No, para man mag-heart si Naga Siren dito. Para syempre, mas kumunat ang kanyang mga illusion at sarili niya dito para siya yung magta-tank out ng damage netong Tundra. Kasi syempre, yung offlane nila is a Pangolier. So easy to kill lang din yan. Pero I was expecting yung Tundra na gagamitin nila itong Batrider Flaming Lasso every time na on cooldown. Pero siguro na-realize nila na medyo dihado sila sa ngayon. And kung idadrag man nila to the late game, alam naman nila na mas lamang sila talaga sa ganun eh. Hindi pa nakukuha yung dalawang Tormentor, tama? O, hindi pa. Kala ko may nakaligtaan ako, pero naku, si Tung timing lang. Pero na palang Octa dito at umangat na pala yung network niya. Ngayon lang ako ulit tumingin sa network, pangatlo na siya. May Mordivore yan eh, tsaka naka-Midas. So, yan ang lagi kong nakikita sa Doom talaga, Octarine. Speaking of Tormentor, kukunin na agad yan.
tapos saktong sakto kay Rubik pa binigay. May pang save na itong Tundra. Yes, and yung kabila naman, hindi pa rin naman yata nila nakukuha yung Tormentors, yung PSGL GD. Pero speaking of the guys, PSGL GD will go for a smoke, but the question is, will they spot someone? Wala. Ito, may nakita na. Alam nila nag-keep yung pace mo ba? Kaso, hindi nila i-go dahil they will just go for the Roshan. Pero, alam na lang kayo yung drama eh. Patipi-tipi na sila dito. Pabunta. O, yun nila ibigay ito. Kasi may Destiny, mas mapabilis yung pag-tip ng Roshan ng PSGL GD. I mean, ng Tundra, eh, pag-Roshan sila. Pero, PSGL GD with MLS. Nga lang, wala silang... Pwede sila mag-tip. Wala silang... Yes, wala silang kahit na dito at yun. Mawawala din. Si Saksag ng ganun, ganun lang. Wala kasi silang detection, yun sana ang sasabihin ko dito yung pagka-MLS niya itong PSGL GD. But that was two ultimates committed by PSGL GD. Tapos si Saksa ang nakuha nila. Well, possible pa rin naman na mag-rushan sila, pero hindi pa rin nawawala yung possibility din for Tundra na kayang-kaya nila i-contest ang rushan. Ayun, hindi na nga sila nag-RS eh. Kasi alam nila na walang... wala silang panlaban sa RS dito, lalo nagahamit na yung Rolling Thunder ng Pangolier. Oo, kaya may hirapan sila mag-secure ng Roshan, pero naku, Storm Spirit, pero ng BKB. Maglalagay ba ulit ng wards dito yung Tundra? Kasi na-deward yung wards nila na nandito yung PSGL GD kanina eh. And si Doom, huli ko pa yata kita na nagamit yung Doom, yung nasa taas pa yung ginawa nila yung Naga Siren. After nun, sobrang tagal na, pero binato lang bato yung illusion ni Naga Siren. Kasi nga, hindi naman nakikipag-clash yung Tundra. Kaya, saan nila gagamitin yung Doom? Yung Doom dito, nagfa-farm, obviously. Kasi, kaya nga nakakuha siya ng Octarine dito. So, maybe, this is the time na gumalaw yung Tundra. Kasi, meron na din, na-mention mo na din, na merong Desolator na si PA dito. So, meron ng dagdag armor reduction itong Tundra. But, LGD, syempre, papalag, naka-heart na din. Kunat-kunat niyan. Lumipat na si Roshan. Lilipat na. Okay guys, uwian na. Uwi na tayo bahay. Doon na tayo sa kabila. Pupunta muna kay tita. Yun. Doon na tayo, may aircon. I mean, painit pala. Masyadong malamig dyan sana eh. Region side eh. Dito naman. Painit. Pero spotted naman ang PSGL GD. Nandito si Saksa. Naglilibot. Alam na rin naman na ng Tundra na nandito yung some of the sa PSGL GD. Pero sa nag-sipin tayo. Sinatid ito siya. Gusto agad yung minus one. Si Snaking. Pero naku. Panlasang pinay makakaligtas. Pero Gamer Cape at si Saksa na lang daw. Gusto na patay. Pero nine. Nag-linkin. Pasok mo ng damage at kumanta na si Shiro. Wala nang gagawin niyang Tundra. Kung hindi saglit na nag-linkin yung pinay. May BKB. Wala nang skills yung PSGL GD. LB. Out pwede. Na yata ito. Pwede. Pwede pa silang pumalag dito kasi yun nga, wala na silang Rolling Thunder as well as the Song of the Siren. Actually, pwede silang mag-rushan dito eh, kung gustuhin man nila. Oo. Bakit na? Ligid doon. Nakita. Uy! Easy ka lang nga, idol. Dati akong leaper sa tondo. Ay, kaso MLS ha. Nag-inamit na rin dito ng PSGL GD. Ayaw talaga na nabigay. Pero pandasang Pinoy again with that Glimmer Cape. Nothing to say. Minumura na siguro niyan si Snaking. Gine-glimmer keep lang ako nito. Bibili na akong dust mamaya. Kailangan din talaga. Kailangan na ng dust. Kasi sakto lang din naman na ito yung uunahin itong Storm Spirit eh. Kasi syempre, having that Aghanim Shard na din, makakapag-save lang siya ng kakampi. And siya din yung isa sa makakapigil dito sa mga heroes with that lift. Kumukuha ba ng RA? Hindi. Nine, binato lang si Roshan, pero nagpapakiramdaman pa rin. Pero alam na PSGL GD kung nasa yung buong heroes dito ng Tundra dahil may vision sila. I mean, nothing to say, nag-zipin, kino-control dito. Yung Phantom Assassin, tatamaan nilang araw at makapapapurse down nila dito. Yung carry ng Tundra, and that's carry down for the side of Tundra. Nine, medyo na delikado na rin, pero iba ang target dito. Nang the rest of PSGL GD, they want Snaking, they want panlasang Pinoy Raxing sa akin. Adobo ka muna. Mega kill streak para kay nothing to say. At nine, gagamitin na lang yung Twin Gates to escape the death. And that Roshan will possibly get ng PSGL GD dahil wala nang heroes dito yung Tundra. Raps si Doodles. Anong nangyari to, Nessie? Matik talaga na makukuha na ng LG dito. Hindi na makokontest. Kasi ang ganda din ng nangyari dito for PSGL GD. Tatlo yung natamaan sa ultimate ni Ancient Apparition. So yung PA, wala siya magagawa eh. Talab naman yan sa BKB eh. Pag i-force lang parang all-in mo lang. Once matamaan si PA ng ultimate ni Alpha dito, wala siya magagawa. Tingnan mo, ayan. Tatlo. Tatlo yung matatamaan. Pero talaga, Planet is the MVP.
with that wards na provide niya, nakita niya na arrow. Saka yung arrow talaga, hindi na nakagalaw dun yung Phantom Assassin. And syempre, ano pa magagawa namin? Wala na kaming damage. Wala na yung Phantom Assassin namin. Kahit mag-doom kami dito, hindi na kami makakakuha ng kill. And yun, bagay na lang. Akala ko nga, nag-expect nga ako na mas makakapalag yung Tundra doon. Kaso, pag naunahan talaga sila ng PSG LGD, pag na-setupan, tamang-tama lang din kasi yung ginawa ng Storm Spirit na Electric Vortex Arrow combo. Ang ganda din kasi ng combo nila dito sa Arrow eh. Meron silang Net, meron silang Electric Vortex, and PA pa talaga ang nakita or nahuli nila doon. So, aware kasi yung PSG LGD na si PA lang yung damage dealer for now sa side ng Tundra. So, pag walang PA, hindi na makakapalag yung Tundra. At yun nga yung nangyari kasi Alchemist, ano siya eh, utility type. Pipe yung, dagger pipe yung ginawa ng Alchemist dito. So, pag walang PA, sino magda-damage dyan? Physical damage dyan? Wala man, masyado. Oo, pero ako pang spandang nakita na naman si Saksa, but nothing to say. Wala rin naman siya. Uy, isang pinapon. Saksa, baka kala mo, mag-gilis ako tumuko. Pati ba yun? May nilagawan nga dati si nating sa AD. Wala, yung hasap lang. Fake niya sa'yo. Wala. Ayun, mema, mema lang yan, mema. Pero wala na talagang magagawa. Sa ngayon, yung Tundra, kasi nga, Electric Vortex Arrow, sure, may mawawalang isa. Minus one agad sila sa clashes dito. And I think PA's damage is not enough para pumatay ng heroes ng LGD. Especially, meron silang Naga Siren, Song of the Siren. Kumbaga, kanina, nung nag-blink in si PA dito, isang song lang, wala, bosset na. Ito, speaking of kay, bosset na naman. Phantom Assassin na naman ng araw, pero makagalaw na dumpa ka dito. Si Nothing to Say, wala ka talaga sasabihin sa Arctic Lord of Binato ng bato. Pero wait lang, pages naman daw at mag-DP into safety yung Phantom Assassin and 33 ang mapipili sa balota. Pero easy ka lang, may basher ako dito. Sabi ni Sin, hindi ka pwede mag-TP out sa harap namin, 33. Ano? Hindi ko makakaligtas yun. Napakamahalas nga naman talaga na bash si Doom dito. Pero tingin ko mas better talaga na mamatay na lang si Doom kesa kay PA. At least nakapag-TP out yung PA doon. But still, win pa rin yun for PSG LGD. Kasi core nakuha nila, mirahan na lang naman yung nawala sa kanila eh. Pero yun na nga, mukhang ano talaga. Tingin mo, okay lang ba yun sa Tundra? Since napatay o nakuha naman nila yung Aegis ng Storm? O may ano ka, parang iba yung inyong opinion? Sa akin, okay lang sa LGD yun eh. For Tundra, yes, nakuha nila yung Aegis ng Storm, pero hindi ka, it's not that big of the deal for LGD. Kasi Aegis lang naman yun, may second life. Ngayon, pwede pa silang pumalag at nakikita mo yung Storm sobrang nagiging aggressive kasi alam nila na kaya nilang pumatay ng pumatay. Unahin lang si PA talaga. Ganda ng vision na to. Piniping na ng piniping. Uy, may hero dito. Pwede kong patayin. Trigal to. Pero ako, habang sinasabi ko yun, yung tier 2 middle tower ng Tundra, matitakedown. O, na-takedown na. Ano, medyo dito. Pero grabe, nag-CP na agad. Ito na rin yung Ice Blast combo. Nakakapag-BKB naman yung PA yata. Hindi na pala. Dahil mamatay agad siya. With the burst down ng PSGLG. At mukhang gameplay nga yata tayo. Pero wait lang, babawi naman. Nabato ng bato. Kaso yung kanta, nakinig lahat ng Tundra. At yun, natulog. Taking, nag-TV sa kita, pero si 33 wala na rin siya magagawa kahit may BKB siya, hindi na siya magkakaroon ng chance para magamit yan. Another kill for the side of PSG, LGD, and si 9 magbibilang na lang talaga ng barracks na makukuha sa kanila. Talaga, mukhang one man nga yata. Parang papunta na nga doon, walang magawa yung PA pag na-electric vortex, pagka-arrow, sure dead na talaga siya dito. Yun kasi, kahit sabihin natin, single target yung ganong skill, pero... Dalit! Ito rin naman yung upper blast, pero buti na lang na-deep out, pero wala kaming pakialam. Oh, minumura na yun nila. Tira lang. Hindi ko kasi ginawala. Naslide pero wala na magawa talaga dito yung Tundra. But the good thing is, wala pang nabasad na barracks. Na-trash talk pa nga. Pwede pang madrag to. Yes. Tingin mo ba, about 50 minutes? Pwede. Pwede, no? Di malabo. Barracks, ano lang, tower pa lang naman yung nakakuha eh. Ganyan, mag-storm. Uy, may pa-trash talk pa nga yun. Parang ano yun ha? Loki trash talk yun, ganyan daw mag-storm ha. 1-1 yan, si PA lang may damage, di mapigilan Naga pag wala PA. Tama din naman. Yep.
di ba? PA lang talaga yung magda-damage dito ng Tundra kasi sabihin natin, okay, may Firefly si Saxa, may Doom, Scorchard si 33, pero it's not enough. Kailangan nila ni si Alchemist magkaroon din ng damage dito. Maybe they need Silver Edge for the Naga Siren. Kaso yung Naga, yaman-yaman. Ako po, naka-hex na. Tsaka maganda dito. Paano na? Walang Silver Edge builder talaga yung Tundra. Para pag nakita mo sa PE yan, ano yun, bago siya sa mata eh. Tsaka hindi ba siya nag-butterfly? Alam ko gawin siya sa butterfly kanina, pero ako may algorithms naman na si PA. Ito, nakuha ko na nga lang. Aray, aray! Easy ka lang! Saksa saglit! Sabi ni Saksa pala kay Skeeter, pero ito naman na interest sa daga. Pero smoke of the seed plus the MLS. Saktong-sakto ito yung Pepper. Pag tinamahan ka ng ice blast, patay ka na. Pero lipin, mamamatay. Pero makapaglipin na, grabe. Ang ganda ng pasok dito ng Storm Spirit. Pero maubos siya naman, madudog din naman siya. Pero wala siyang pakiram dala dito na si Seal. Backing him up. Kumanta na rin si Shiro at hindi sila makakapasok dyan, boss. Bawal kayo pumasok dyan, sabi ng Valve. Sa spot na yan, oh. Diba? Walang nangyari, muntikan na. Napatip siya eh. Uy! Si 33 pa rin. O, sila pa rin nakakuha talaga ng Tormentor. Sayang, kala ko yun yun eh. Akala mo yun na yung katapusan. Kung nakagan yung Scepter siguro si Storm dun, ganda nun. Ganda talaga. Melodic Vortex, dikit-dikit silang lahat ano, eh. Yan o, dinadudge no? Kasi nila yung ultimate ni Apa, yung Ice Blast. Eh, kaso hindi pa nakaganim. At ayan, wala, mga naka-BKB na kahit distance na mapa. Nakabal at kagwentuhan tayo. Mining ko na agad dito para sa side ng PSGLGD. Kasi nagkakabal pa rin sila. Sisikita ng gusto, makakapag-lingot naman. 9 binato dito. Kaso may Lincoln Spirit, may head yung Saksa natin na nag-position 4 kanina na Storm at position 4. Ba't rider ngayon? Hindi nang gagana yan, boss. Kuha Saksa sa amin, 9. Yun lang, buti naman may BKB. So makakaligyan sa mga na siya dyan. Basher din rin naman magpuprok, pero dito na si Shiro. Haharangan ng game ka. So, din man na. Tanong si Nine, wala siya nagagawa sa clashes. Tamang takbo lang siya kanina pa eh. Kasi ano bang makakontribute niya dito sa clash? Yung build niya kasi, blink in, unstable concoction, tapos utility build, di ba? So, pang setup talaga siya dito usually sa fight nila. Pero paano sila makakapag-setup ng fight? Eh, lagi silang nauunahan dito ng LGD. Oo, pero babat eh. Okay, ubusin ko lang. Pero ako, si Skeeter na naman! Nakita, binigyan ko namin yung space. Pero ba't kinagbabakamati na nagbabakamati? Mahirap din kasi talaga. Once na may electric vortex arrow si Skeeter dito, wala naman siyang anything like an Aeon Disc para, di ba, makakapag-out pa rin siya sa ganyang combo. At saka naka-hex na din yung Naga Siren. Kumbaga, ang dami ng disable na iisipin ni Skeeter dito. Pag ganyan naman talaga yung game mo, mahirap talaga, hindi mo masisisi. And nakangiti na si Boss, ano? Pero ito na, hindi, yung idum, madudum dito si Storm Spirit. Kasi kumanta na naman, pakinggan nyo ang aking boses. Pero wait lang, hindi ba takot yun? Ba't ako agad, no? Kasi nga, parang lalaban dito yung Tundra. Kumamati ba si Third Dream, hindi makakaligtas naman siya. Pero yung Apa Blast, magkocorrect naman for some of the heroes of Tundra, but Tundra will not get anything sa may side ng PSG, LGD, and Shiro. Focus lang sa trabaho, kuha ng barracks para manalo. Diba? The rhyming words. Pero di ko na natatapos, Sir Mike. Oo. Hindi pa nga matatapos. Ah, mamaya magbabaku naman muna sila. So patagalin natin, may bet yung mga tropa natin. Eh, sabi, oh, over 37 minutes daw. Nakikinig, nagbabasa ng comment ng Koenig yung si Shiro. Pero tatagal naman talaga to, I think. I mean, mag-over 37 minutes talaga to kasi nag-back na din naman sila. And I think kahit alam ng LGD na nasa lamang sila, ayaw pa rin nila magpabawi dito sa Tundra. So, sabi nga ni Side Hustle dito, di siya pwede mag-run dyan or farming Alke. PA kasama niya, wala magbibigay space, plus Doom kasama. Well, I agree with you na hindi siya pwedeng mag-farm. Kaso ang nangyari kasi, item choice niya, hindi pang farm, pero wala, hindi sila gumagalaw. Nagpa-farm lang silang tatlo. Kaya doon ako medyo naguluhan dito sa ginagawa ng Tundra. Kasi of course, if you have a dagger, unstable concussion, ganun gagawin nyo, dapat galaw kayo ng galaw. Eh, ang nangyari, ganun nga yung build ng isang alchemist, pero medyo passive sila kanina eh. Yung LGD, yung panay ang galaw dito. So, may plano pa rin naman sila.
Ay, naku po. Uy, nakita nila yun, ha? Nanastan nila yung kanyang sarili. Pero makapag-PKB naman dito si Storm Spirit para wala na mag-ground sa kanya. Mahal, deep out naman dito. Storm Spirit, PA, nagtatry magwala. Si Sheeran, target nila dito. Wala itong Aegis, mga sarit. Mukhang pa-burst down yata ng Tundra dito. Yung carry ng PSGLGT and another one. Auto-buyback naman para sa carry ng PSGLGT. Kaso mukhang mag-out na yung mga tropa natin from Tundra kasi wala na silang skills. Wala na silang BKB. Wala na silang kahit na may babato dito sa heroes ng PSGLGT. Pero TP out dito, safety. Mundi ka na! Nabush! Nag-iisip na siya ng keyword eh. Yun lang, nabush pa. Akala ko makakapag-TP out pa yun eh. Pero auto-buyback nga yung Naga Siren. Kaso maganda yun na napatay nila yung Naga Siren. No? Kasi nasusunod ni Saksa yung other heroes ng LGD dito eh. At mag-isa lang si Naga doon. Siyempre, tatlong heroes ba naman yung nag-hint sa'yo, nakadumpa, naka-AOE-dumpa si 33 dito. So, sure, na mamamatay nga si Shiro. Pero, yun nga, eh, si Shiro, ganun kayaman, na kayang-kaya mag-buyback lang easily kahit ang dami niya ding items. And look at that, eh, wala na magagawa yung Tundra dito, kundi panoorin na babasagin yung kanilang rock dito sa may taas. Oh, at yun na nga mangyayari. Mukhang nagbabasa nga talaga ng comments sa Koenig's page. Yung players ng PSGLGD talaga pinatagal nag over 37 minutes. Okay. Panalo na yung mga tropa natin. Affirmative daw. Na, di ba? Sabi sa'yo, nanonood yun eh. Tama, stream snipe ka, Shiro, ha? Lakas mo, sir. May kung anong iniisip mo. Magda-damage na si Alchemist, pre. Sabi na yun, di pala gumagana tong ano, pipe of insight na Alchemist. Sinubukan ka lang naman eh. Okay, mag-anit. Kaya siguro na gano'n na may hawak ng paper si ano. Si... Ano ka nga? Pangalan doon, 33 na. Una naman sa game natin na nag-alchemist ka, tapos naka-pipe ka, bakit mo ginawa ngayon to? Ayun lang ang magiging problema. Oo, pero medyo may kalayuan. Ay, hindi na sila makaabot. Sila, and ito yes, ngayon. Hindi sila aabot. Roshan makukuha ng PSGLGD and that Roshan kill is brought us by Vortex. For your next PC upgrade, go for Vortex kung may PC kayo. Hindi, pag wala kayong PC, pwede kayo pumunta sa Vortex kay doon kayo bumili. O, di ba? Sana all may pera. Pero siyempre, yung sinasabi ko nga kanina, ito yung magiging problema nga ng Tundra, Aegis and Cheese ng LGD at naku po naka-time rest relic pa nga si Storm Spirit dito. So mas matagal pa ang kanyang electric vortex. At mas masakit din yung kanyang mga magical damage. The magical yes damage. Pag balak mag-divine, ni Phantom Assassin mo ang ito na lang talaga eh. Kailangan nila hubutin ang Excalibur para mapanalo yung game number 2. O matusiro nila yung PSG dito. Pero wait lang, mga hex dito yung PA. Maliligtas ba nila? Mukhang maliligtas naman nila. Versus 33, pumasok sa loob. Controlling pan. Pangulier. Kaso kumanta na naman si Shiro. Ba't ka lagi nakikinig? Nasayang yung Doom. Nasayang yung Doom ni 33 dito. And of course, LGD, papasok. Si Saxa na naman. Ginagawa ang panlasang Pinoy dito. Pero nice block dito kay 9. Yung araw mapablock niya. Pero still, mamamati pa rin si Saxa. At 33, susunod. Yun na naman niya. Nagamit yung BKB niya. Pero wait lang. Nagamit niya pala. Kaso, mag-out na lang siya. And song dito ni Sneaking. Yung pang-ago. Makakaligtas yung Phantom Assassin. Gusto namin yan. Hindi pa sumusuko. Yung mga tropa natin, Prostodal. Sinusubukan pa rin sila lumaban. Skitter tatry mang minus 1 kaso mukhang siya yung mga minus 1 araw magkoconnect. Eto na yun, pwede mo na itawag kahit may buyback ka, wala kang BKB, hindi ka makakalaban dahil naman yung PSGLGD arang tuloy yung pag-arangkada boss. Wala ng pigil to. 9 si 9 sinatry yung minus 1 mamamatay pa, hindi malalipat ang mga regals. Pero wait lang, Mr. Spirit mukhang makakabawi pa ngayon tunnel dito. Pero si Shiro, trabaho lang ba? Hindi siya trabaho lang, men. Nakikipagsuntukan din dito sa Tundra. And ayun, nabati. Nagtrabaho na. Wala na akong pakialam sa inyo. Gusto ko na mag-boost sa dito sa inyo. Mapapati mo na lang din. Makapag-default. Makokontrol pa nga dito yung heroes ng Tundra with that net. At yun, patay sa may side ng Tundra. 3. GG, tinawag na rin. At hindi na tayo makakaranas ng 2-0. Kung hindi ang mararanasan natin, game 3. Dahil 1-1 tayo. More init, more scorched earth to come. Ayun nga, well played for PSGLGD. Sobrang na-control nila, lalo na yung PA. Pero tanungin natin si Boss Alo na nag-aantay dito sa mga panels area. Kayo ang tatanungin ko kasi, syempre, kayo na kasi. Tundra kasi ito eh. Bakit ganun? Nangyari doon? Mas mayaman naman yung PA nung umpisa. Wala, nakokontrol nila yung PA, electric vortex, arrow. Kahit ano, single target, alam nila. Kahit single target kasi yung...
yung skills nitong PSG LGD, eh single lang naman yung isang hero lang naman yung mayaman sa Tundra eh. Pag walang PA, walang damage. Mm-hmm. Sure talo sa clash pag namatay na una yung PA. gusto ko na nga bigyan kay Tantar boss para magkaroon sila ng extra hero pa panlaban. Sagot na sagot yung Alchemist eh, no? Hindi natin masyado naramdaman yung Alchemist kasi alam natin na talagang yung build niya is pang ano lang, pang compliment lang, no, dun sa may phantom na assassin. Pero mayaman man itong si Skitter, yun nga lang, kinulang pa rin ang sustansya sa may late game. Pero tingnan naman natin kung sino ang ating MVP of the game dun sa game number 2 natin. Ayun! Si Zil? Okay din naman kasi medyo yung early niya kasi, di ba, parang nahirapan siya pero nakabawi. And siya yung initiator. Actually, si Planet ang lakas eh. Si Planet din yung MVP ko eh. Si Planet yung medyo walang ya din doon talaga mag-Dota. And malupit yung ano combo nila eh, no? Sa akin si Nothing to Say kasi yun. siya talaga yung umuuna eh. Siya yung dahilan kung bakit na tumatama yung arrow ni Planet dito, yung mga zap in niyan, mga electric vortex niya, maganda. Yun yung nakakapag-initiate ng clash talaga. So, mm-hmm. I don't know. Okay lang naman si Zeal, no? Maganda din naman yung pinakita. Oh, game number 3, tingnan natin. Kasi nakabit na tayo kanina. Ano, nanalo ba tayo? Hindi, boss. Talo parehas. Siya, sabi ko sa inyo. Hindi, under 49. Panalo tayo sa under 49. Under 49. Oh, ito, game 3. Papindot ako. Tingnan ko nga. Aha. Okay. Bababa, baka may magandang ano dyan. Kills handicap, minus. Total kills ulit. Game 3, oh, first to 15 kills. Pwede yata yun, ah. First to 5 kills. Lahat Tundra tayo. 5, 10, 15, 20. Ayun, puro Tundra. Dami. Take to 200. Tundra nga, LGD yan, boss. Yawn. Tig to 200. Yan. Oh, yung 10 kills. Baba, 2, pipindutin mo. Yan. Wala, di pa ina-accept yung kabila. Ayun. Yeah, mag-accept na yan. Pero, so, 5 kills, tanggal 20 kills, guys. Tundra kami rito. Bahala na kung matatalo siya o hindi. Largest multi-kill, rampage. Ge! Sama mo na isa. Hindi, labla. Dalawang rampage yan eh, no? Yung 560, no? Dalawang rampage na. Isang rampage lang. Tama mo yan ang... huwag ka naman, magkano ba pera natin? Ge! Tama mo yan. 4, 5, 6. 100 lang. Yan. Tapos, tama mo yung 6 plus. Yung 50 plus, times 50. Tama mo, 100 din. Uy, solid nga. Mali mo, tumama na. Mali mo, double rampage. More bet, more chances of winning. Yan. Wala eh, tamang bat rider kasi sa Bosbor eh, laging patay kagad eh. Oo, yun ako, sa totoo lang, ang dami ko na tatlong euros yung hindi naramdaman dito sa may side na, ay hindi, dalawa lang naman. Nasobrahan sa adjust guys, pwede naman kasing mid na lang na bat rider. Tapos yun na lang, 4 na lang na Alchemist, ganun din naman pala nangyayari. Hindi. Pero, tignan natin kung ano mangyayari sa ating game number 3, pagbalik natin, LGD vs Tundra. Sino mananalo at sino mag-advance sa upper bracket? Semi-finals. Huwag po kayong alis. We'll be right back, mga sir. And the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye